Hello mga kapatid! So usapang NFT na naman po tayo. And for this video, gagawa natin ng review itong Galaxy Blitz. Yes guys, so nagawa na nga natin ito ng review dati. Pero ngayon, bibigyan ko yun ang update regarding sa listing nila ng IDO, which is very successful guys. So nakapag sold out nga sila ng token in just 1 minute and 12 seconds guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo lahat ng information about doon and kung ano yung mga upcoming updates na meron sila. So ipapakita ko rin sa inyo yung game demo nung game na to. Okay, so mala Clash of Clans yung datingan nito since from the makers of Clash of Clans etong game na to. Kaya sit back and enjoy lang. Bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Let's go! Alright, so bago ko mag-start guys, disclaimer lang, so this is not a financial advice. So lahat na sasabihin ko rito guys is based lang sa nakikita natin sa mga social media nila and sa website nila. So it's up to you to decide pa rin kung gusto nyo mag-invest or hindi dito sa game na to. Do your own research guys and invest what you can afford to lose lang sa mga ganitong klaseng NFT games, okay? Alright, so ano nga ba itong Galaxy Blitz? So ang sabi nga rito, Galaxy Blitz is the first play-to-earn stimulated life game. So yun yung tinatawag natin na SLG in Web 3.0. So yun yung parang pinaka-klase ng graphics na meron sa mundo ng NFT games. So developed by the top-tier production team from Clash of Clans, which is the most successful SLG games ever. So yung Clash of Clans nga is yung perfect example ng type ng SLG game. So yun nga yung parang pinag-gayahan nila dito sa game na to. So in firm partnership with 6 influential public blockchain, Galaxy Blitz is a hot new take of a traditional SLG game implemented on blockchain technology. Different from most Web2 GameFi projects, Galaxy Blitz, a mix of Clash of Clans and Boom Beach, is a Web3 creation in every sense of the world. With AR functionality already out in NFT presale and VR functionality to be realized in the PC version, it seeks to provide the ultimate gaming and metaverse experience for users both in and beyond the crypto world. So ito guys, yung game na to is meron nga tinatawag na AR or augmented reality wherein pwede nating makita sa totoong buhay pero augmented lang siya. Gagamitin lang natin yung PC natin or cellphone natin. So may papakita ko sa inyo example ko na ibig sabihin ng AR and ng VR, which is yung virtual reality nga. So makikita natin yung mga example na yun later on. So like what I said nga on the beginning of my video, so na-launch na nga yung IDO nila. And yes guys, dito nila yung nilaunch sa gate.io. And kung makikita nyo rito guys, yung progress nga nila is 98,463% guys. So sobra-sobra to sa 100%. 98,000 guys yung percentage na nabenta nila. So ibig sabihin, maraming gustong sumuport dito sa game na to and maraming gusto mag-finance. So kung makikita natin dito, ibig sabihin nito guys is yung token nila is nakapag-funding nga sila, which is yung meaning nga ng IDO or internal DEX offering. So yun kasi yung parang tinatawag natin na public funding. So kung may tiwala ka sa game, investor ka, magpo-fund ka sa game na sa tingin mo is magiging successful in the future. So ito nga yun, and meron nga silang mga vesting and cliffs. So kayo na bahala mag-check dito isa-isa. Pero ibig sabihin itong cliff na to guys is 60 days, for example, itong seed. 60 days siyang hindi makukuha and then 24 months siyang magiging vesting. Okay? So, ganun yung ibig sabihin nun. So, monthly mo siya makukuha pero hatiin nun sa 24 months. And ito nga guys, oh, yung tweet nga nila ng Galaxy Blitz is nung March 17, okay, recently lang to guys, $50,000 worth ng token is yung nabenta guys in just 1 minute and 12 seconds. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So ganito ka-successful and ganito ka-trending itong game na to. So kung makikita nyo rito guys, so 50,000 yung MIT and then 111% agad siya in just 1 minute and 12 seconds. So dito nila ginawa yon sa Lua Swap. So marami pa silang ginamit na pang IDO and lahat yun guys is nag-sold out. So nag-IDO nga rin sila guys sa Bean Starter, NFTB, Infinite Launch, Equinox, Blockpad, and Trustpad. So more related details nga
on the IDO is ganito guys. Yung token price nga niya is $1 and then yung total allocation nga niya is 1 million and ang network nga natin is yung Binance Smart Chain or yung BSC. So yung mga ginagamit natin sa MetaMask wallet natin, yun din yung gagamitin natin dito sa game. Market cap nga nila is $250,000. Okay, so punta naman tayo dito sa update na meron sila. So syempre, since sobrang successful nga nang na-release nila na IDO lang recently, so ang gagawin naman natin is check natin kung anong susunod nilang plano. So as per their roadmap nga, makikita natin dito na this March nga is lumabas na ngayon DEX and then yung CEX listing na rin. Wherein na-release na nga siya guys sa Coingecko and CoinMarketcap. So kung makikita natin dito, yan, so ito yung tweet na nga nila wherein nung March 24 lang guys, kahapon lang, na-release na nga nila yung token na MIT token sa CoinMarketCap and CoinGecko. So para makita natin to guys, click lang natin tong tweet nila and then yung mga links na meron dito. Ayan, so ito guys yung value nga ng Galaxy Blitz as of now, $1.63 siya, which is higher than the initial release nga nila na $1 lang. So dito na-release na rin nga siya dito sa CoinGecko. So meaning to say, tradable na nga yung token natin. So pwede na natin siyang i-trade sa mga mga platforms na to. And makikita na rin natin yung graph ng token nila. So yung mismong galawan nila. Ayan. So kung makikita natin dito sa roadmap nga nila, is yung April nga or within next week, is lalabas na nga yung NFT sale. Okay, so yung NFT sale nga na to is maraming usage sa guys. Siyempre, yung NFT nga natin is mga gamit natin as yung mga main base nga natin or yung mga NFTs na nakukuha natin sa game. Gagamitin natin to para mapalakas yung mga troops natin and yung pinaka-base natin. So, NFT staking nga is yung APY nga niya is up to 600%. So, kapag nag-stake tayo ng NFT, ganun kataas yung magiging annual makukuha natin or babalik sa atin. And yung NFT loans to other players and earn tokens. So, meron din tayong NFT AR function on mobile. So, ganito ibig sabihin ng AR function sa mobile natin. May kita din natin yun sa Twitter nila, guys. So, ganito yung magiging itsura niya. And guys, so may ano lang tayo, QR code lang tayo na i-scan from PC to our mobile. Ayan. And then, may kita na natin dito yung AR version niya. Augmented reality nga na tinatawag. So, pwede natin siyang i-place kahit saan. Ayan, oh, ganito siya, guys. And then, yan, pwede mo siyang palakihin, pwede mo siyang i-rotate. Yan, so parang nakapatong siya sa lamesa, dun sa, ano, sa binivideohan mo nga sa camera. Yan, so ganyan yung ibig sabihin guys ng AR. And, syempre, sobrang ganda niyan, syempre, bibili ka ng NFT and makikita mong ganyan yung itsura. Pwede mong i-screenshot, di ba? Pwede mong ipatong kahit saan. So yun yung kagandaan dito sa game na to. Nakakatawa lang din siya kasi ang futuristic nung datingan niya. So sa Kyoto naman guys, lalabas na dito yung iOS and Android AR functionality nga sa mobile, which is yung nakita natin kanina. And then sa Q3, lalabas na yung version to launch ng iOS and Android. Meron ding DAO creation and game global tournaments. Magkaka-tournament na nga rin dito sa Q3. So PC version development, so mauuna bali yung mobile version bago yung PC version. Sa Q4 naman siya lalabas. And sa next year naman ng Q1, lalabas na dito yung ano yung decentralized Galaxyverse. So if you would like to know more information about this game nga, pwede kayong pumunta dito sa website nila and pwede niyo ring i-check syempre yung pinaka white paper nila. So ito yung parang pinaka white paper nila. Makikita niyo rito lahat ng information about sa game nga. And it's better na sumali din kayo sa mga social media nila, especially dito sa Twitter since dito sila pinaka active. And currently, meron nga silang 266,000 followers, guys. So ngayon, check naman natin yung game demo natin. Kaya naglo-loading nga siya. So first na gagawin nga natin is gagamitin lang natin username and password natin para makalogin. And yan, guys. Oh. So ito parang medyo fully, ano na siya, fully functional na siya and may mga nabuo na nga siyang mga troops and bases. So yan. So yung makikita nyo dyan, guys, ito, drone collection. Collect resources. So sila yung mga nangongolekta ng resources. Meron tayong mga defense towers dyan. Like yung mga nakikita nyo na may cannon. Ayan. Alright. And then, ito naman guys, yung upgrade interface. So every time na may kiniklik ka na tower dyan, pwede mo siyang i-upgrade ng ganyan guys. So kunyari, ito level 3 siya.
upgrade mo siya into level 4, kailangan mo lang gumastos ng mga resources dyan, guys. And makikita nyo sa baba. So, ito, exactly the same lang as Clash of Clans. So, kung nakapaglaro ka ng COC, diba, babalik dito yung nostalgia mo. And hindi ka lang nag-enjoy, guys. Syempre, kumikita ka pa. So, every time na minalulot kang resources, diba, especially yung MIT token nga natin na pwede natin ipang-convert, diba, din yung way nakikita tayo. So, yan, in-upgrade na nga niya to, guys. And, yan, naglo-loading na nga siya. So, every time may ina-upgrade natin, makikita naman natin dito yung ina-upgrade natin and kung ano yung magiging stats na madadagdag sa kanya. Yan. So, ganito yung itsura ng base natin. So, pwede tayong mag-search ng enemy. Yan, using this button nga sa kanan. So, teka, usog ko lang yung camera ko. Yan. So, itong nasa baba, yan, search enemy yan. Pag pinindot mo yan, guys, makakahanap na tayo ng mga kalaban. Yan. So, ito yung mga pwede nating atakihin. Okay, so ito na yung pinaka-battle natin. Makikita natin yung mga pwede nating kalabanin. Pwede mo silang i-scout muna para makita mo kung kaya mo ba sila or hindi. Okay, and then may button sa baba para atakihin. So dyan, pag tinap mo yan, maiklik mo yung stats nung building nila. So ito yung main base natin and ito yung pinaka-dapat nating basagin. So lahat na nakikita natin sa paligid is either resources na pwede nating makuhaan as well as mga defense towers. So ito yung mga didepensa sa kanya. So, syempre, bago tayo makapag-attack, kung kaya naman natin yun, pwede naman natin siyang atakihin. Pero maganda kung i-scout muna natin siya para sureball naman nanalo tayo. So, may option nga para hanapin, maghanap ng ibang opponents kung masyadong malakas. Yan, ito medyo mahina lang tong opponent na to. And yung base nga niya is nasa gilid lang. So, andaling basagin. Yan. So, atakihin natin siya. Yan, so ito pwede tayong mamili ng landing spot between this four location. So northeast, southwest nga yan. Okay, so dito sa kanan ko nilagay and then yan, ito yung mga troops na pwede nating ilapag. Yung makikita natin sa lower left. Yan, pag nilagay naman natin yan diyan, so sa pinakalabas lang tayo pwede maglapag, hindi tayo pwede maglapag mismo dun sa pinaka gitna ng base. May kita nyo may marang naghahatid sa kanila na ano, yung mga lumilipad na spaceship. So, yun yung mga troops natin. Okay, so may mga airstrike din dyan. Ayun o. So, makikita nyo guys, dinidepensahan ng mga towers yung resources nga. Ayan. So, ang lakas ng airstrike na yun guys. So, yan. So, sana matalo natin tong kalaban na to. Ayan. So, ito yung mga guerrilla natin or mga sundalo natin. And so, kita mo naman yung stats or yung bars nung, ano, nung buhay ng mga defensive ano nila towers. Ayan, so na swipe na wipe out na nga natin siya. So yung nasa gitna yan, pinakamalaki yan, nabasag na. Okay, so ganun. And then ito yung pinaka base nila. So ito yung dapat nating mabasag para magkaroon tayo ng 3 stars. Ayan. So makikita natin dito lahat ng mga na-earn natin and nasa baba yung mga namatay na troops natin. So kapag namatay na sila, hindi natin sila mababalik. So ang gagawin natin is kailangan nating i-replenish sila using dito sa baba na to. Yan. Yung supply lost troops. So pag pinindot mo yan guys, babalik na nga yung mga troops natin na namatay para mabuhay ulit sila. Yan. So ganun lang naman siya guys kadaling laruin. Madali lang talaga siya guys laruin lalo na kapag nakapaglaro ka ng Clash of Clans. Pero kung hindi ka pa nakapaglaro ng Clash of Clans, of course, meron naman silang mga tutorials na ilalabas and ako rin baka mag-post din ako ng tutorial dito once na malabas na yung pinaka game nila para makipakita ko rin sa inyo kung paano siya laruin and hindi to nga kaya ng oras natin guys ng marami since hindi mo siya kailangan bisitahin lagi, diba? Unlike any other NFT games. Pero kung gusto mong mas maging active, mas mabilis yung maging production mo, diba? So pwede ka rin namang tumambay dito sa game and makapag laro para mabantayan mo kung may umaatake pa sa'yo or may dapat ka bang gantihan na kalaban. Alright, so yun lang naman for now guys. I hope na may natutunan tayo sa video na to. Please like, share, and subscribe. Also hit the notification bell para lagi tayong updated sa usapang NFT. Again, this is Almundeng Gaming. Yun lamang po, maraming salamat. God bless and I see you on the next video. Peace!